Hi guys, ngayong araw nga ay araw ng Sabado kaya walang pasok si Sauri at saka si Seichi. Kaya naman kahit tanghali na sila gamising, okay lang. Maaga nga palang nagising si Mami Cherry at saka si Shinji kaya naman umaga pala nagaharutan na sila. Maya-maya nga ay nakatulog ulit si Shinji kaya naman binaba muna ni Mami Cherry. Tapos si Mama naman nagluto na rin ng ulam. Si Mami Cherry naman naghilamos at nagtoothbrush na din. Bale, ito nga pala niluto ni Mama, giniling tapos nilagyan niya ng atay. At pagkaluto nga ng ulam, kumain na rin si Mama at si Mami Cherry. Tapos ako naman nagkape lang muna ako, wala pa kasi akong gana kumain. At napansin ko nga na tumapat yung araw dito sa may bintana namin. Kaya naman binuhat ko muna si Shinji, pinaarawan ko muna dito kahit sa may gilid ng bintana. Ang sarap talaga amoy-amoy ng baby, no? Ang bango-bango nila. Pati yung hininga nila, ang sarap amoyin kasi ang bango-bango. Uy, gusto ng baby, gawa ka na. Maya-maya nga si Shinji, nung pinalitan daw ni Mama ng Pampers, biglang umihi. Muntik na raw siya maiiyan sa mukha kaya tawa kami ng tawa. Pasaway talaga, doon pa dumigay sa balikat ng lola niya na sinukahan. Tai-tai yan, tutulog. Nanta, tulog muna ako. Huwag kayo magulo. Tutulog ikaw, may tai ikaw. Tumatat ba? Maya-mayang konti nga ay nagising na rin si Sauri tsaka si Seichi. Si Seichi pagkagising nilaro kagad niya yung aso na binili ng lola niya. Ang kulit, nilagyan pa ng stop to yung aso sa likod. Aleto, nung nagutom na nga ako, kumain na rin ako tapos sinubuan ko na lang si Sauri at saka si Seichi. Mahilig din naman kumain yung dalawang bata ng mga Pilipino food. Kahit itong giniling na may patatas, paboritong paborito din nila eh. Pagkatapos nga namin kumain, naglinis muna ako dito sa may kusina. Medyo marumi na kasi yung kusina namin, nagmamantika na dito sa may kalan. Una ko munang ginawa, nilinis ko muna itong mga kaldero na ginamit namin. Tapos saka ako tinanggal yung mga accessories ng kalan. Tapos tinapon ko na rin itong aluminum foil na pang cover namin dito sa may kalan. Madumi na kasi siya, tsaka nagmamantika na din. Papalitan ko na lang siya kapag nakabili na ako ng bago. Nangat ko na nga rin pala itong kalan para malinis kong mabuti yung lalagyan niya. Dito kasi sa tapat ng kalan guys, medyo nagmamantika na talaga. Siyempre hindi naman natin maiiwasan yun kasi dyan tayo nagluluto. Habang naglilinis nga ako, ini-imagine ko para ako nagdi-DJ dito kaya naman napasayaw pa tayo ng konti. Ngik! At pagkatapos kong alinisin yung kalan, nag-ready na ulit ako ng sabon. Tapos inalis ko muna yung mga gamit dito para walang sagabal. At habang naglilinis nga ako, si Seichi biglang sumingit sa camera. At mabalik tayo sa paglilinis. Ito, malapit na rin ako matapos. Bale, may ginamit nga pala ako dyan ang pampatanggal ng mga dumi sa kitchen. Tapos binabad ko muna siya, binrush-brush ko muna. Tapos tsaka ko lang siya pinunasan ng malinis na basahan para mawala na yung mga bula-bula. Huwag kayo mag-alala, yung ginamit kong foam dyan, panlinis talaga namin ng kitchen tsaka ng toilet. Paakala nyo, yan yung ginagamit namin pang hugas ng plato eh. Inuunahan ko lang kayo, marami din kasing nanonood na gamunggo lang yung utak. Gamunggo yung utak kaya na. Natawa ako bigla doon, real talk lang tayo syempre. Bale, ito na nga, tapos na tayo maglinis. Kita nyo naman, kumikinang inang. Kaya lang, may sunog yung gilid, hindi ko na matanggal. Pero malinis naman na dito sa banggera, guys. Tingnan nyo naman, ang puti-puti, diba? Mas maputi pa nga sa white, eh, no? Sabihin nyo hindi. Pagkatapos ko nga maglinis, pinaliguan ko na rin to si Seichi. Tumahe kasi, kaya sabi ng mami niya, paliguan ko na raw para bumango. Sulitin nyo na yung mga ganitong vlog, guys, kasi next week, trabaho na naman tayo. Mabango na naman tong si Seichi nyo kasi bagong goalie na naman. Pogi-pogi na naman si Seichi kong. Pagkatapos nga ni Seichi, pinaliguan ko na rin si Sauri. Nainggit kay Seichi, sabi niya paliguan ko rin daw siya. Maya-maya nga, tumain naman tong si Shinji kaya naman pinalitan ko naman ng Pampers. Sinusulit ko na nga yung araw ng day off ko nang maasikaso ko rin sila. Kasi pag bumalik trabaho na naman tayo, si Mami Cherry na naman lahat gagawa nito. Yan eh. Pogi-pogi yan eh. Na, bagong palit, ang damit eh. Pogi-pogi po yan eh. Hello po. Hello po. Bye-bye. Jane, matare. Arigato gozaimasu. Nyik, nyik, nyik. Bye-bye. Seichi naman naglalambing din sa kapatid niya. Hinawakan niya yung ulo tapos hinahalikan niya sa ulo. Si Sauri at Seichi pala guys, kahit makukulit sila, malambing yan sa kapatid nila tsaka sa amin ni Mami Cherry. Bale, ito lumabas nga pala si Mama para bumili ng rice cooker namin. Masira na kasi yung rice cooker namin guys, kaya bumili na si Mama ng bago.
Kaya nung nasira yung rice cooker namin, alam nyo ba kung saan kami nagsasaing? Yung mismong sainga ng rice cooker, doon namin sinasalang sakalan. Tapos tinatakpan na lang namin ng maliit na takip. Kaya si mama nang sumahod, bumili na lang ng bago para hindi na kami mahirapan. Ang ganda nga nung nabili ni mama, meron siyang kasamang steamer. Pwede ka dyan magpalambot ng mga gulay o kaya mag-i-steam ka ng siomay. Tapos may kasama na din cord, syempre hindi naman naandar yan pag walang cord. Ngik! May nabili nga din pala si mamang maliit na Santa Claus tapos nilalagyan ng baterya. Ang galing nga kasi gumagalaw siya tapos tumutugtog din. Tapos sinubukan ko nga ilagay sa ilalim ng Christmas tree, bumagay siya. Paskong Pasko talaga yung datingan guys, tingnan nyo naman oh. Nagkakramping pa si Santa Claus oh sa ilalim. At para naman mapil nyo, paparinig ko sa inyo kung ano yung tugtog ni Santa. Mga bandang alas 7 nga ng gabi, dumalaw nga yung lola ko dito sa bahay, may dalang nilagang pata tapos kare-kare. Gusto niya raw kasi makita si Shinji kaya kahit medyo malayo, nagpunta talaga yung lola ko. Yung bahay nga pala ng lola ko, mga 30 minutes din yung layo kapag kabinect mula sa bahay namin. Sarili nga pala siyang bahay kaya hindi kami magkakasama sa isang bahay. May dala nga rin pala yung lola ko na biko, paborito ni Mami Cherry. Nagluluto kasi yung lola ko ng mga kakanin tapos binibenta niya rin sa trabaho niya. Pati pala mga ulam guys, marami nag-order sa lola ko. Masarap kasi siya magluto kaya maraming bumibili sa kanya. Katulad nitong kare-kare tsaka nilagang pata, niluto niya na yan sa bahay nila. Tapos dinala niya na lang dito sa bahay namin. Kaya kahit papano guys, marunong din talaga ako magluto. Siguro naman ako lang din dito sa may lola ko. So paano guys, hanggang dito na lang muna at kakain na muna kami. Yane, matane. Arigato gozaimasu. Ngik, ngik, ngik. Bye-bye.